Ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, mag-vlog na naman tayo guys about sa ating Batex. Bali, after ng KYC guys, ayan, nag-withdraw po ako. Papakita ko po sa inyo ngayon kung paano po siya pumasok ngayon. Diba, marami pong mga problema ngayon sa ating account. Naghigpit si Batex, ito, kailangan niya ng exchange on KYC certification upgrade. After po nyan, pag na completed na po yung account nyo guys, pwede na po kayong mag-withdraw. Pag hindi pa completed or not completed yung nakalagay, ipapa-process nyo pa po siya. Resubmit po kayo ng ID and then yung ID picture or selfie picture na hawak nyo yung ID na ipinasa nyo. Ayan, kasi nag-iigpit na si Batex. Ayan, sabi niya, according to the requirements of cryptocurrency regulators in various countries on the premise of ensuring the security of users' encrypted assets and preventing cryptocurrency money laundering. Ayan, kaya nag-iigpit siya kasi maraming ang gustong umano. Mayroon mga nag-withdraw sa account ng ibang members natin. Ganun, napapasok na nila yung ating mga accounts. Kaya naghigpit si Batex sa ating mga KYC or real name authentication. Ayan guys, pag hindi pa na rin na-approve guys, magpatulong lang kayo sa inyong mga coach. Or kung hindi nyo makontakt, meron po yan mga contacts yung assistant. Ayan, so ayan guys, balin sa akin, na-approve ako dun sa completed na siya. I mean completed na. Punta tayo sa account and security. So yan guys, completed na yung account ko. So pwede na tayo mag-withdraw. Nag-try ako ng withdraw. Punta tayo sa assets. Nai-withdraw ko na guys ha, then pumasok na. Nasa Binance na po yung aking USDT. So ipapakita ko na lang sa inyo guys. Ayan, may laman pa yung commissions natin and then the USDT. Papakita ko na lang sa inyo sa deposit withdraw orders na pumasok po or nag-complete yung ating withdrawals. Ayan, click natin sa deposit or withdraw orders. Ayan po yung withdraw ko nung November 9. Nung nakaraang araw po yan kasi 24 hours po bago pumasok sa ating Binance kung sa Binance tayo nag-withdraw. Kung sa GCash, Batex to GCash, ganun din po. So ayan, withdraw natin ay $396. So pumasok po siya, completed na siya. Nag-withdraw ako ng 4:55. Ayan, pumasok siya kahapon or naging alas 6 na yata, nasa 24 hours mahigit. Ayan, so completed po siya. Nakaka-withdraw na po tayo. So nagiging okay na tayo ulit kay Batex, guys. Bali, talagang nag-upgrade lang sila sa ating mga KYC para sa ma-secure yung ating mga assets. So yan guys, check natin ngayon dun sa ating Binance kung nandun na siya sa Binance. Kasi nag-complete na siya. $396. Pag sa Binance kayo mag-withdraw guys, mayroon po siyang bawas na 6%. So less 6% po siya. Check natin sa ating Binance. Ang pumasok is, ayan, nasa home tayo, nasa Binance na tayo guys. Punta tayo sa home. Ayan ang pumasok, bali 372.24 USDT. So ito siya guys, nasa USDT siya. I-withdraw na natin siya or ibibenta na natin dito sa GCash para makuha na natin. Diretso na sa GCash natin guys. So i-transfer natin muna USDT. Click transfer. Para GCash na po to guys ha, process na natin sa GCash. So nakalagay BTC spot wallet funding. Ayan, click natin ang BTC and then click ang USDT. So USDT na siya guys, click nyo lang yung max, maximum natin kung ilan yung USDT natin. 372.24, click natin yung max, ayun, lumabas na siya lahat. So confirm transfer. Ayan, transfer successful. Then after nyo matransfer guys, pumunta na kayo dun sa home. Pwede na kayo sa home.
hanapin nyo yung P2P. Ayan, P2P trading. Process na natin guys para makuha na natin yung pera kahit medyo mababa yung palitan. So, ibibenta natin guys. So, nasa buy tayo. Ayan, buy. Click natin yung sell. Click sell. Ayan, 58.24 na lang. Ang bilis bumaba. 58.24. Bumababa guys ang price. And then, payment method. Click natin ang GCash. GCash natin and then confirm. And guys, sell. Check natin mabuti guys ha. Ayan, bumaba na ang presyo. And then, hanapin natin kung ilan yung, kung magkano yung limit na ibibenta natin. So, 372 na sa 21,000 yun guys. Check nyo yung limit. Tulad to, sa una. Ayan, 58.25. Pasok siya dahil 5,000 to 83,000. Pwede na to. Si Akera. GCash. Ayan, pwede na natin isell guys ha. Click natin yung sell. And then, ayan, buy crypto, 58.25, unstable price daw. Ayan, so, click natin ang all. Benta natin lahat, 372.24. So, select natin yung payment method. So, nandito na yung GCash natin, guys. Click na lang natin yung GCash. And then, papasok na po siya. Ayan yung number. And then, sell with zero fee. Ayan, click na natin yung sell with zero fee. Ang mabibenta natin guys is, ayan nakalagay na siyang amount sa peso, 21,682.98. Nabawasan, mas mataas pa kagabi guys. Sayang, hindi tayo nagbenta agad. So, click natin yung sell with zero fee. Click. So, yan guys, payment for buyers, waiting for buyers payment. Ayan, tignan natin kung online. Sabi natin online here. Ayan. Para check natin guys kung saan magsisend yung verification sa GCash na nasend niya na. Bago natin siya i-confirm yung payment or i-submit. Ayan. Wait natin. Parang mabagal yung ano, ang tagal mag-send. Ang isi-send niya guys, check nyo lagi yung amount, 21,682.98. Ayan, pag pumasok yan sa GCash, pwede na nating i-payment receive. Ganun. So ayan, wala pa. Pumasok na ba yung chat natin? Screenshot ko lang guys ha. Para hindi pumapasok yung ating ano. Wait lang guys ha. Mukhang mahina yung ating ano, wifi ha. Wait natin ma-send ni buyer yung ating USDT. Yung chat natin bago natin i-payment receive. Wala pa ako natatanggap guys.
Yan lang, tagal ngayon ah. Ayan guys, nabenta na natin. Na ano ko na. Na-click ko na kanina, hindi ko pala napakita dito sa last video. Ayan guys, nabenta ko na yung ating USDT. Ayan, na-back ko na, na-cut ko pala yung video. Paano na ba yun? Ayan, punta tayo sa wallet. Ayan guys, wala na yung laman ng ating spot. Zero zero na siya. Ayan. Ayan, zero na guys. Your account has no assets, deposit, or buy crypto to start. Ayan, bali naglag lang yung ano kanina, yung chat box. And then, ayan, na-receive na natin yung payment niya. So, check natin, in-screenshot ko kanina guys. Dahil na post ko pala yung video. Ayan, check natin guys sa picture na screenshot ko. Ito, 21,682.98. Ayan guys, ayan yung mga ano natin, proof natin, 21,682.98. Ayan, successfully sold po yung 372.24. So ayan guys, nakaka-withdraw na naman tayo sa ating Batex after ng KYC authentication natin guys. So kaya yung mga hindi pa na completed, pa-complete nyo na guys. Thank you so much guys. Bye-bye.